marami hong mawawala ng trabaho in the next 5 years. That's the reality. Kasi, the more na nag-a-advance ang technology, the more na maraming kayang gawin na ng AI, artificial intelligence, yung trabaho ng tao. So that will happen in the near future. Marami na pong mga trabaho na magiging irrelevant in the near future. Like, for example, tagakuha ng order sa McDonald's. Balang araw, pinipindot na lang lahat yan. Kiosk na lang lahat yan mga yan. Balang araw, yung mga nagto-tollgate, wala. Balang araw, naka-RFID na tayong lahat. Maraming mga office clerk, mga office workers ang mawawala ng trabaho. Yung mga attendant sa mall about sa information, balang araw, dipindot na lahat yan. Baka robot na yung sumasagot sa'yo. Dadali. Diba? Pero maraming tao mawawala ng trabaho. Dahil maraming tao mawawala ng trabaho, sino-sino yung mga taong hindi mawawala ng trabaho? O ito lang po yan. Yung mga nakapag-take advantage at relevant sa social media. So, ibig sabihin, insurance nyo po, napag-aralan nyo yung social media ngayon. Insurance nyo sa buhay yan. Pag na-master nyo yan, gumaling po kayo dyan, hindi po kayo mawawala ng oportunidad. Marami kayong kayang gawin na negosyo, marami rin kayong pwedeng maging trabaho. Diba? Yung mga nag-e-edit ng video, hindi po mawawala yan. Gumagawa ng application, nagpo-photoshop, hindi mawawala yan. Hindi mawawala yan. Kaya as much as possible, ngayon pa lang, di ba, mag-practice na tayo. Hindi ko kasi linya yan, sir. O okay lang na hindi mo linya. Importante lang may alam ka. Importante alam mo yung gagawin mo. Maraming negosyo ang hindi makakasurvive. That's the fact. Kahit mawala po yung pandemic. Hindi sila makakasurvive dahil hindi sila makakasundon sa advancement ng technology, especially yung mga malalaking kumpanya. Maraming malalaking kumpanya, pag hindi nakapag-adjust in the near future, tatalunin ng mga newcomer, tatalunin ng mga new brands. Okay? So ano ang kailangan natin gawin? Take advantage. Mapalad po kayo. Swerte po kayo. Dahil baka kayo na po yung malaking kumpanya in the near future. Yun po yung pwedeng mangyari. Kasi yung mga mayayaman, yung mga malalaki ng kumpanya, ito ho yun eh. Kontento na sila. Okay na sila. Advancement, okay na ako, mayaman na ako eh. Malaki na yung kumpanya ko eh. Hindi ko na kailangan yung mga ganyan. Yan ang magiging malaking factor ng pag-asenso ho ng maraming SME, yung mga maliliit na negosyante. Pag naging complacent yung mga big corporation, pag naging complacent po sila. Yan na po talaga. Kaya ngayon, hindi natin masasabi. Maaring isa sa inyo ang susunod na business tycoon. Hindi natin masasabi yan. Kaya ngayon, umpisahan na natin yan, guys. Umpisahan na natin yan.